sinasabi mo, di ba, sa Palawan ka rin? Paano ko nag-start ba sa showbiz? Nag-start ulit ako sa Palawan. Nag-join ako ng mga pageants sa Palawan. And then, na-meet ko to, parang isang pageant na sinalihan ko sa Palawan. Lahat ng mga producers from Manila and mga talent managers from Manila, pumunta sila, they went sa Palawan para mag-charge that ng pageant na sinalihan ko. And then, na-meet ko tong manager ko ngayon, si Miss Len Carrillo. Siya talaga naka-discover sa akin. And then, nag-start talaga ako as one of the member ng girl group na they call it Belladonnas. Nagpa-perform kami. Sige, dance. Sa Viva din yan. Hindi siya sa Viva. And then, ito lang. Last year lang ako nag-sign sa Viva. Itong pandemic lang. Kasi, hindi na kami makakapag-perform outside kasi pandemic. Diba? So, yeah. I had this opportunity na mag-sign sa Viva. So, yeah. It's that opportunity. So, hindi ka na nagdalawang isip na to go sexy? No. Hindi ako nagdalawang isip. Kasi, yun ang gusto ko eh. Yun ang want ko sa life ko and hindi ko siya inisip na forever ako sa ganun. So parang naging status ko lang for you. So ano talaga yung gusto mo? Parang, alam ko naman stepping stone lang ko. Ano yung gusto mo? Gusto ko talaga maging actress. Hindi lang sa pamilya. Ano yung, ano mo, parang peg na movie mo? Yung gusto mo talaga? Drama! Or yeah, something na psycho na babae. Basta mo on drama. In fairness, ang laki na in-improve mo sa story mo. At mukhang mas maganda to. So, di ba, no boyfriend since birth? Yeah. So, paano mo nagagawa yung mga eksena mo? Hindi. Ano eh, nandun yung tiwala ko sa self ko eh. So, yeah, hindi mo naman kailangan na magkaroon ka ng boyfriend para magawa. Well, common sense naman. Maraming mga way na para ma-portray mo yung ganung mga scenes, diba? So, ako, like what I said kanina, ginagawa ko siyang parang totally dance for me. Lalo na sa mga love scenes. Ayun. So, ayun lang, team. Maraming salamat.